Hi, good day. This is Mark and welcome to another video. So for today's video, meron naman tayo panibagong sit down video. So yung video na to is continuation ng last year video ko pa. So yung video na to ay pag-uusapan natin regarding sa keratosis pilaris. So ano na ba yung update ng keratosis pilaris ko? So sa mga nag-aantay, so ito na yung video na inaantay nyo. So marami nagko-comment sa last video ko. So I think nasa 26,000 views na siya. And then more than 80 plus comments na siya. Kaya naisip ko na gumawa ng another video sa mga nag-aabang ng update kung ano na ba nangyari sa keratosis pilaris ko. So sa mga nag-aabang kung ano na ba yung update ng keratosis pilaris ko, just keep on watching. Ano na nga bang itsura ng keratosis pilaris ko? So ngayon, ayan siya. Makikita niyo, nag-sand ako para at least makita niyo. For me after 1 year, actually hindi nga 1 year parang more than 1 year kasi April last year ako nag-vlog regarding keratosis pilaris. So ito, so July na ngayon, so ito yung update ko. So sinabi ko rin dun, natatandaan ko na 30 years old, magdi-disappear siya. So ito, 30 years old na ako, pero still meron pa rin ako. Pero for me nag-improve siya. Kasi hindi na siya sobrang makikita, sobrang visible. Pag nilapitan mo lang ako talaga. So yan siya. Pero may kita niyo mga dark spot na lang yan, pero wala na siya yung talagang umbok. Ayan siya. Tapos dito sa kabila. So yan siya. Pero ngayon, mas confident na akong nakakapagsando na ako. And then, sa dibdib ko pala ito. Ayan siya. So more on, dark spot na lang talaga siya. So sa mga nagtatanong, mga bagong subscriber at saka viewer ng video na to, so sa mga nagtatanong kung ano ba yung last video ko na sinasabi, so ilalagay ko na lang dito sa taas or dito, di ko alam kung saan siya mapupunta para after nitong video na to, mapanood nyo rin siya. So sa mga nagtatanong kung ano ba yung ginagamit kong product ngayon, yung isa, still yung pa rin nagamit ko, pero yung isang product naman ay bago siya. So parang I think nasa 5 months ko pa lang siyang ginagamit. So papakita ko na yung first product na ginagamit ko, which is yung lotion. So still ito, Bello with Kojic plus tranexamic acid. So yung mula nung unang video ko, so ito pa rin ginagamit ko, still yung Bello. Una sa lahat, hindi ito sponsored na video. So binili ko to ng sarili kong pera. So for me effective siya kasi may kojic acid siya. So kojic acid proven to inhibit the production of melanin plus yung tranexamic acid. So yung tranexamic acid effectively siya na maglighten yung mga dark spot na meron ka. So yan siya. So I think nakakatulong siya. Pero pag sa malayo kasi hindi siya visible yung keratosis ko. Yan siya. Pero pag malapitan nakikita siya, pero ini-explain ko pa rin sa mga nakakakita na ano daw yung dark spot ko dito, ano daw yan, kala nila sa sobrang sa maputi daw ako, meron daw ako mga pekas, mga ganun. So ini-explain ko na lang sa kanila, and then the same time syempre pinapakita ko yung video ko para at least dagdag view rin yun. So last, yung ginagamit kong isa na sinabi ko kanina na 5 months ko pa, I think 5 to 6 months ko pa lang siya ginagamit. So ito siya. So yan, yung Dr. Wong Sulfur. So ito yung white, and then meron siyang yellow. So yung yellow ginagamit ko rin siya, pero ito madalas ko talaga siyang ginagamit. Ito. So ipa-flash ko na lang dito yung features nila para at least magkaroon kayo ng idea kung ano pa yung gamit ng dalawa, yung white and yellow. I think hindi ko mare-recommend na dahil may keratosis din kayo and may keratosis din ako is the same na. So lagi ko yung first video ko lagi kong in-advise doon na magpa-consult muna kayo sa dermatologist nyo and mabigyan kayo ng medicine na akma talaga sa keratosis nyo. So itong Bello talaga for me, hiyang talaga ako dito. So ito talaga still ginagamit ko pa rin siya. Tatanungin niyo kung bakit ko hindi na ginagamit yung iba. Kasi yung una, yung parang scrub niya, nalaman ko na bawal talaga mag-scrub pag may keratosis ka. Parang mas lalong kakapal.
mamumula. So ganun. Next naman yung project na sabon, siguro mas pinili kong mag-focus na lang sa isang sabon. Yung Terra Nix naman, maganda talaga siya pero palaging out of stock sa butika. Nag-try ako ng sulfur. Marami siyang stocks sa mga butika. For me, parang hindi siya napapansin pero binigyan mo lang pansin, marami palang benefits siya. So ito, pag bumibili ako sa butika tapos out of stock yung Terra Nix, so ito yung ginagamit ko, sulfur. Pero ngayon, tinuloy-tuloy ko na gumamit ng sulfur. Ito. So hopefully guys, nabigyan ko kayo ng update sa aking keratosis pilaris. So siguro after 1 year ulit, try kong gumawa ng another video kung at least nabibigyan ko kayo ng update kung nag-improve siya yearly. And the same time, kapag nagko-comment naman kayo, yung iba, nasasagot ko naman din. Yung iba naman kasi hindi ko masasagot kasi ma-detailed talaga. Hindi naman ako dermatologist kaya ayoko marunong kung ano ba yung tama. So I think ito lang naman yung ginagamit ko. Now, for me, nag-i-improve talaga yung keratosis ko. So yun lang guys. Thank you for watching. Bye!